So yun guys, welcome back sa ating channel. Gaya ng pinangako ko, ang ituturo ko ngayon sa inyo ay kung paano mag-clutch or kalabanin ng mga ABP, BBP at reptile, lalong-lalo na yung AAP. So ang aking current MMR, mga kaibigan, is nasa 1.7. Hindi kasi lumilitaw ngayon kung ilan yung MMR natin, di ba? Kasi meron nga daw naka-disable, sabi ng mga devs. So ayun, dahil nakakakuha ko ng 9 SLP per win, ang aking MMR po ay nasa 1,700. ABP po to ha. Tara, simulan na po natin. ABP, hanap tayo ng kalaban. So sa unang round, ito ang ating makakalaban. Tignan natin muna kung ano yung lineup niya. Medyo mabagal mag-loading, pasensya na. And hintay-hintay lang. Ayan. So magandang example to sa ating video ngayon dahil bird, meron siyang bird. Ang unang-unang gagawin lang naman natin dyan iche-check muna natin yung card ng kalaban. So ayan, nakikita niya meron siyang Dark Swoop, Assassinate. Any moment, pwede niyang tirahin na ang inyong pinakamabilis na Axie, which is Tiaqua. Okay? Lagi kayo mag-iingat doon. Then itong beast niya, meron siya pang destroy ng energy at walang pang energy steal ang kanyang plant. So ang ginawa ko dito, since wala naman siya pang steal, nagpa-pass muna ako. Ayan. So wala siyang energy, ugaliin po natin magbilang ng energy ng kalaban dahil malaking tulong po yan. So sa round na to, dahil alam ko naman na wala siyang energy, dalawa lang ang energy niya, hindi niya kayang patayin tong aking plant. Kaya ang gagawin ko, mag-heal lang muna ako, maghihintay tayo ng card para sa ating beast next round. So heal lang muna. Tignan natin kung anong moves ang gagawin niya. So yun, tumira siya ng 2 cards, ibig sabihin wala na naman siyang energy stack mamaya. Tignan ngayon natin. Yan, tamang heal lang ang ating plant. At wala siyang energy, tayo meron tayong 5 energy mamaya. At hinihintay lang natin yung card ng ating beast. Ayan na, tignan nyo. Napakaraming card ng ating beast. Lagi nyo tatandaan yung combo card ng beast na yan. Lagi nyo ilalapag yan dahil sure kill yan sa plant pagka yung 4 na yan ang inyong inilapag. Ayan, tignan nyo ha. Panoorin natin ngayon. Tandaan nyo, dalawa lang ang card niya. Ayun, tumira siya ng dalawa, dinestroy niya. Buti na lang at tira ko ang aking mga energy. Wala siyang mababasag sa akin. Okay, so ito na nga, pagkakataon na ng ating beast, critical, kada critical meron kang makukuhang energy. So ayan, predicted naman na maglalast stand siya, pero hindi na siya nakapaglast stand dahil nga doon sa ginawa natin, di ba? So ito na, sa round na to wala na naman siyang energy dahil napakagastos siya sa energy. Hindi niya na magagamit ang bird niya, hindi niya na kaya mag-assassinate. So ito, lagi yung tatandaan, 3 cards lang lagi kapag ka-aqua ang titira niyo sa beast. Kasi sure kill naman, mapapatay niyo itong beast niya. So ang ginawa ko, naglagay ako ng konting armor. If ever na mag-troll siya, paka-assassinate niya ako, diba? Ayan, so 3 cards, sure kill yan. Nagpa-pass siya, meaning meron siyang 4 cards, meron siyang 4 cards mamaya, sorry. Ayan, ayan, tingnan natin ha. Meron siyang 4 na card, meron lang akong 2. Diba, marami sa inyo natatakot sa bird kasi nga, nag-assassinate yan. So pagka ganito ang card ng kalaban ng bird, hindi niya kayang manitin ang gantong klaseng aqua. Basta maglagay ka lang ng 60 armor. So ito, try natin ngayon. Maglalagay muna tayo ng 60 armor. Baka kasi assassinate niya tayo. Tandaan nyo, meron siyang 4 cards for energy. Ayan, gaya nga na sinasabi ko. Ayan na, mauna pa tayong titira next round ha. Kasi nga, meron tayong upstream. And then, ayan na nga. Diba? Sabi ko naman sa inyo, mag-assassinate yan. Pero buhay tayo dyan dahil meron tayong 60 armor. Tandaan nyo, pagka ganyan ang set ng card niya or ng bird, hindi niya kayang manitin ang inyong aqua basta meron siyang 60 mahigit na armor. Okay? So huwag niyang titipirin yun. Eto na, final. Ganun lang. Diba? Panalo ka agad tayo. Ganyan lang naman counterin ng mga bird. Sa una, titignan niyo muna yung cards. Titignan niyo muna yung cards ng bird kung kaya bang makawanit or hindi. Tignan niyo din yung plant kung nagkukuha siya ng energy, kung meron siyang vegibite or wala. Tignan niyo din yung piece niya kung kaya niya mag-destroy ng energy katulad ng tinignan natin kanina. So ito, proceed tayo ulit, next round. Buti na nga lang hindi na masyadong lag katulad nung nakaraan, di ba? Ngayon medyo smooth na yung ating laruan, hindi na malag. Ito nga, reptile, kitang-kita naman sa kanyang itsura, meron siyang single combat, ayun na nga din, at saka champ, yung, which is nakakapag-stun yan. Okay, so una, titignan muna na talaga natin ng mga cards niya. Katulad nito, yan. Ang gagawin ko, mag-steal lang muna ako. Kita naman kasi yung mga cards niya. Tsaka sa itsura niya, ugaliin nyo ding memorize yung mga itsura nila. Yun, so meron siyang 5 energy mamaya. I mean 4, kasi in-steal natin yung isa, kaya 4 na lang.
And then tinignan ko yung bis niya kung nakakawanit ba. Kasi may possibility na tumira siya ngayon. So tingin ko hindi naman makakawanit yung bis niya, kaya magde-depend lang muna ako. Ayun, hindi siya tumira. So puro vaps lang muna siya. And then yan, meron na lang siyang 2 energy, bali 4 energy siya next round. Okay, tayo meron tayong 5. Tingnan nyo, ang dami nating ano, ang dami nating card ng bis. Talagang ititira talaga natin yan. So dyan, sa ganyang set pa lang mapapatay na natin yan. Pero para sure, lalagyan ko ba ng Star Shuriken or hindi? Kasi pagka siya, naglagay siya ng armor, hindi ko siya mapapatay. Pero pagka hindi siya naglagay ng armor, yung October, mamamatay siya. So yun, ayun na nga, naglagay siya. So tingnan natin. Pero feeling ko patay pa rin siya dito kasi bawas na yung life niya eh. Subukan natin. Ah, last stand pa siya. Swerte pa siya, last stand. Pero patay pa rin siya kasi tumira siya ng 2 rounds. So ayan, wala pa rin siyang cards. Ang dami nating energy, gawa nga ng ivory. Dahil nga pagka nagki-critical ka, siguradong makakakuha ka doon ng energy. Yan. So sa round na to, sigurado papatayin ko na to. Sa round na to, kaya ko namang i-3 cards tong beast. Kaya ang gagawin ko, i-3 cards ko na. Sure kill na to eh. Diba? Tapos nanakawan pa natin siya ng energy. Yan. Sige. Palag-palag na to. Ganyan lang. Ako, inuugali ko talaga lagi kong tignan yung energy, yung cards ng kalaban. Kasi malaking bagay yun. At yung pagbilang ng energy. Last stand pa siya dito kasi may armor siya. Ay, hindi pala. Meron nga pala ang shuriken. Buti na lang nilagyan ko ng ganun. Kung hindi, makapag-last stand pa siya. So, ayun. Wala na naman po siyang card. Energy. Wala na naman siyang energy. Kaya gagawin ko, papatayin ko na siya. Kaya naman na patayin eh. So ganito guys ha, nakikita nyo round 5 pa lang tapos na yung laban. Pagka alam nyo round 5 pa lang matatapos na yung laban, ubusin nyo yung oras. Huwag kayong mag-e-enter agad. Ubusin nyo yung oras. Kasi meron silang tinatawag na anti-trading SLP system. Kapag ka, yung iba kasi, di ba nga, pagka nagmamatch sila, nagkakalaban sila, sila-sila lang nagkakalaban, nagpapalitan sila ng win, di ba? So ang ginawa nila, para maiwasan yon, every round 5, kasi ang bilis nun eh, si sure win lang nila yon, mabilisan, di ba? Every round 5, ugaliin yun, ubusin yung oras para meron kayong MMR and SLP pagkatapos ng game. So yun, sumuko na siya. Alam niya siguro, marami akong energy. Hindi na siya tumira. Ito na, nakaisa na naman tayo. Alright, so ang hanapin ngayon natin na kalaban is Aqua Plant at saka Aqua Beast Plant, yun na lang. Alright. So tuloy-tuloy tayo, hanap ulit. Yan, habang naghihintay tayo, shoutout nga pala sa mga taga-Kota, mga ka-group ko. Maraming salamat, lalong-lalo na kay Boss Roy. Ayun, AAP. To, magandang-gandang laban to. Kasi dito tayo nagkakaroon ng clutch talaga. Kasi, kita nyo naman sa taas, diba? Ayan o, doon sa may round 1, mauna laging titira yung mga ako niya kaysa sa akin. Meaning, mas matanda yung ako niya kaysa sa yung mga ako niya kumpara sa aqua ko. Mas matanda yung mga aqua niya, okay? So, tamang check lang tayo ng cards. Yan, nagpapas muna ako kasi medyo delikado eh. Ayun, at na-stealan pa nga ako ng isang card. I mean, isang energy. So, meron siyang 3 energy mamaya. Ako, meron akong 4. Ayan, buti na lang magaganda-ganda bigayin ng card natin ngayon na. So, napapaisip tuloy ako kung titira ko tong beast or nakaw muna siguro. Kuha muna tayong energy. Kasi hindi ko naman siya mapapatay. Isa pang tip ko sa inyo, huwag nyo nang ititira yung beast nyo kung alam nyo namang hindi naman one hit. Kasi sayang lang yung card eh. So kung alam nyo mapapatay nyo, dun yun na lang itira. Yan, wala siyang energy next round. Hindi ko siya maistilan ngayon. Kasi nga ginamit niya 3. Pero patay na tong plant niya. Eto na, nagka-card na yung ating beast. Ayun ang kagandahan. Pagka ganyan ang card, edi isure kill mo na, diba? Niisip ko ngayon kung mag-armor ba siya, mapapatay or hindi. Or i-heal ko to or if 4 cards ko yung beast. Depende. Gusto ko sing 4 cards para sure kill eh. Hindi na din kayang i-heal ng plant yung sarili niya kasi meron siyang 2 cards. 2 cards lang patay na to eh. Yung aking plant. So, if 4 cards ko na siguro to. 4 cards na to. Baka mabuhay pa eh. Ayun na nga oh. Patay itong aking plant dito. Kung nag-heal pa ako doon, lalo akong mayayari. Buti na lang hindi na ako nag-heal doon. Sayang yung isang energy. Sure kill ko na lang to. Total. Kahit 4 cards naman yan.
kada critical mo naman, makakakuha ka naman ng energy sa ivory. Eto na nga, lagi niyo tatandaan, dapat alam niyo kung kailan kayo magsasacrifice ng inyong beast. Diba? Meron siyang 2 cards. Tapos meron tayong, meron siyang 2 energy, meron tayong 4 energy. Mauna pa siyang tumira. So ang gagawin natin, pagkaganyan ng sitwasyon, dalawang aqua kalaban mo, dyan na yung time para mag-sacrifice ka ng beast. Meron lang siya 2 cards, di naman niya mapapatayan. 2 cards lang yan eh. Buti sana akong 3. Diba? Ngayon ang advantage ng nagbibilang ng energy. So meron tayong 6 energy. Magpapapas pa ba tayo o papatay na to? Kaya lang ha. Kasi pagka to napatay niya, 2 cards muna ako siguro. Papabilis muna ako. Or kill ko na. Kill ko na siguro to. Oo, kill ko na to. Kasi mauna naman ako tumira mamaya. Meron ako, naglagay ako ng dalawang upstream para mauna ako tumira mamaya. So siya wala siyang upstream eh. Ayun, yun na nga po. Meron siyang koi. Ay, Nemo. So meron siyang 4 energy next round. Medyo ano to ah, makakanood kayo ng maganda-gandang clutch dito. Kasi ayun na nga, mauna tayong titira. Tapos meron siyang 4 energy. Isang pagkaamali ko lang dito, matatalo ako. Dahil meron siyang escape. Yung sweep na yun, kapag tinira mo siya, magkakaroon siya ng times 2 speed kada isang card nun. So lalagyan ko sweep, upstream, tsaka mga malalaking armor. Dalawang upstream, isang sweep, isang risky. Parang armor natin medyo malaki-laki kasi 4 cards to eh. May tendency mabuhay siya dito at may tendency mapatay niya ako. So ayan, ang isisecure natin kapag ganyan, ang lagi natin isisecure is yung ating HP. Okay, HP na lang, hindi na yung energy. Ayan na nga, ito yung 4 cards ano? Buhay to, mabubuhay siya dyan. Sigurado ako dyan, hindi ko siya mapapatay ng 4 cards lang kapag ka 4 cards ni siya, diba? Buhay siya. So ngayon, hindi siya naglagay ng sweep, mauuna na akong titira next round. Pero hindi niya ako mapapatay. Kasi ang ginawa natin, naglagay tayo ng mga malalaking armor, diba? Kung gumamit tayo ng malilit na armor, talo tayo doon. So ito, ayun na nga, nag-surrender. Diba, sabi ko sa inyo, ganyan lang yung mga tipong clutch ng mga aqua beast plant natin. So ayun, lagi nyo lang tatandaan kung kailan kayo dapat mag-sacrifice ng inyong beast. Medyo mahaba-haba na kasi yung ating tutorial, ayoko naman din na pahabain pa. Siguro next time na lang ako mag-upload ng ABP kasi hindi naman tayo sure kung mag-i-start ulit ako. ABP itong makakalaban natin, diba? Medyo humaba na nga yung video. Ayoko naman na nainip kayo, pero sana meron kayo natutunan sa aking channel. Bali, ang next upload ko nyan, gagamit na ako ng reptile, terminator yun, at beast and plant. Yun naman ang ituturo ko sa inyo. So, yun muna. Thank you, guys.